natural ingredients para sa ating laing. Lang po nating manuyo ang ating sabaw. So what's the verdict? Yung totoo dai. Again, na siyempre kung bago ka sa aking channel. Well, tara na at makipood rin sa aking mga easy step recipes, lalo lang na tayo mga OFW na we're always on the go. And siyempre, samahan niyo na rin ako guys sa namaki-love trip together with my friends as we continue our life adventure here in Bahrain. Kaya ikaw, welcome na welcome ka dito sa aking channel. Kaya i-hit mo na yung subscribe button and notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. So, today's vlog is gagawa tayo ng isang easy step recipe. This dish is commonly known as pinangat in the Bicol region. Pero syempre, mas kilala siya as laing. So, laing is consists of coconut cream, taro leaves, and chilies. So, if you will go for a fresh taro leaves, syempre may mga technique ang mga Bicolano dyan on how they remove the itchy sensation in the mouth when you eat. Kaya abuti na lang, ang available dito sa Bahrain ay mga dried taro leaves na. So, hindi na masyadong complicated. Dahil ayoko rin gawin yung fresh leaves. So, guys, huwag na tayong maraming satsat. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Dahil ito na ang ating easy step recipe na laing in 3, 2, 1... So, ayan guys, ito na po ang ating recado or ingredients para sa ating laing. So, meron tayong bawang, sibuyas, luya, at chili. Meron tayong shrimp dito, meron tayong alamang, meron tayong coconut cream, syempre ang ating baboy. Actually, konti lang yan. At ang laing na pinakuluan na po natin yung laing at nilagyan po natin ng beef cubes para po lumasa na po yung kani, yung laing. Halina, simulan na natin ang pagluluto ng laing. So, lalagyan na po natin siya ng matika. Okay. At uunahin natin ito ang baboy. Pero yung iba, kung ayaw ng masyadong mantika. And it goes a little something like this. Oh my goodness. Ayan guys, as you can see, naging brown na siya. Actually, hindi lang siya brown, pasunog na siya. So, hanguin na natin ito para mag-umsa na tayong mag-isa. Ayan na natin ang luya. Next, we will put onion. Pwede na natin ilagay ang bawang. So, ayan guys. Tinanggal muna natin yung ginisa natin kasi nalimutan mo. Ilagay ang onion. Then, afterwards, tatanggalin lang, hanguin lang natin siya ulit pag luto na siya. Katulad niyan, saglit lang naman tumaluto, hanguin natin ulit. Okay, so inilagay na rin natin yung ating sili. Kaya natin ilagay ang malisa, ilalagay na load. Talag-talo-aluin lang natin. Yan. Pwede din natin ilagay na ang ating pina.
mantikaan na pork. At isunod natin ang ating chadan. Alam mo. Ooh. Ayan, so hintayin lang natin siyang medyo kumulo pa siya. Absorb lang lahat, magcombine lahat ng lasa. Then we will proceed to our next ingredients. Coconut cream in can. Sarap. So, hayaan lang natin po siyang makulo. Actually, alam nyo, guys, meron din akong nababasa, no? Siyempre, sa mga matatanda, nating mga nagluluto ng over more than 20 or 30 years na nagluluto ng laing. Ang kanilang sekreto, pagkabuhos ng gata, ay dapat isang stroke lang ang halo. So, comment down below kung ganun din po yung ginagawa ninyo sa inyong mga pagkain or niluluto na merong halong inyo. Oh, coconut. So, yalang natin po siya kumulo pa ng mga siguro mga 3 minutes pa. Low heat po. Ayan, okay guys. Meron po tayo lang kaunting commercial break. Habang hinintay natin maluto ang ating laing. So, meron din pa tayong hinanda rito na para naman sa ating, alam mo yun, chichirya lang. Chichirya, chicken skin. Ito po ay nakikita nyo ay chicken skin po ito. So, dito mabibili mo lang po ito ng mga 200 pills. 500 pills ang isang kilo niyan. So, gagawa po tayo ng chicken skin chicharon. Ano tawag na? Chicharon chicken skin. Anyway. Pwede din po itong magnegosyo kasi dito sa Baril, ang daming nagbebenta po nito. Siyempre, hindi po natin, lalagyan po natin siya ng crispy fry. Ito po, eh, medyo may kamahalan din naman dito. So, kung gusto nyo lang ng medyo mala, Jollibee ang crispiness ng ating chicken skin, lagyan po natin ng breading mix. Kung ayaw nyo naman po, okay lang po. Pero ang nilagay ko po rito, kaya yan, nagtutubig-tubig na yan, is meron siyang garlic at may ginger powder. Tsaka asin and paminta. So, medyo konti lang kasi medyo malasa na itong crispy fry. Isang mabilisang prito lang yan. So, guys, ganito lang pong gagawin natin. Sa breading mix, ilalagay natin at shoot! So guys, ayan, natapos na po tayo sa chicken skin at titikman na natin chicken skin para pakita ko sa inyo gano'ng kalutong yung chicken skin. Masensya na sa tsura ko guys, ha? Ang hura. Parang chicken joy talaga siya. So guys, sana i-try nyo rin po, ma-try nyo rin po yung chicken skin. And please comment down below po. Or mag-DM po kayo sa akin. Sendan nyo po ako ng picture kung na-try nyo po itong napakasarap na chicken skin. Lalo na kung may meron kayo masarap na, ano ba ito? Suka, yung tiptang suka. The best. So going back sa ating laing, as you can see, naka-low heat lang yan. At ang aking sekreto sa isang napakasarap, sa aking napakasarap na laing ay ang suka. Nilagyan ko po siya ng suka at asukal. So, hintayin lang po natin maluto ang ating suka. So, ayan, lagay na natin ang ating asukal. Hintayin lang natin manuyo. Hintayin lang po natin manuyo ang ating sabaw. So, what's the verdict? Yung totoo, Dai? A winner. Oh. Winner na winner, friend. So, that's it, Pansit, guys. So, I hope
you enjoyed our version of laing, an easy step para recipe laing. And syempre, shoutout yan sa mga Bicolano. Salamat. Maraming maraming salamat sa inyong napakasarap na cuisine. At kung nagustuhan mo ang aking channel, give it a thumbs up. Again, this is Casey and sending you good vibes and much love. God bless!